po ang sitwasyon ni Coffee. Yung kanyang food, nilagyan ko ng patatas. Wet food po kasi hindi makanguya ng maayos gawa ng masakit ang kanilang ngipin. Batok, lahat masakit sa kanila. Gawa ng tumama na Calici virus. So, hindi pa po nalinis ang kanyang mata. After na kumain ay nilinisin ko po yan. Buti na lang nagkaroon po siya ng gana sa pagkain. Hindi pa po siya nakaihi or pupo. Yung kanyang pagkain po ay nilagyan ko yan ng nilagang tawa-tawa. Kinakailangan po na i-guide siya sa pagkain dahil hindi pa niya kayang yumuko. Okay na? Okay na? Coffee eh. Pa rin po siyang lumakad. Yan po, parang nasusuka po siya. Parang nasusuka, pero kinaya niya lang. Ayan, naglinis. Naunahan pa ako. Yung sa kanyang mata po sa right side ay patuloy pa pong ginagamot dahil sa pamamaga ng internal. Ihi ka na be? Ihi na ikaw? Ha? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Kukuha tayo ng fish. Sige, saglit. Ayaw niya. Sumiksik siya sa akin. Sabihin po, masama ang kanyang pakiramdam. Ayaw mo na? Oh. Inamoy niya lang. Ayaw niya. Ito po yung isda na hinaluan ko ng water na may dextrose powder. Kaya lang ayaw niya po. Napusog na siya sa kinain. Unti-unti na pong nanunumbalik ang gana sa kanyang pagkain na dinudurog na isda with potato. Yan po ang pinapakain ko sa kanya dahil nagkaroon po siya ng konting pamamaga sa part ng ikilagid. Thank you.
atin po silang alalayan sa kanilang pagkain. Huwag po natin basta bigyan lang ng food na parang wala tayong concerns sa kanila. Dahil hanggat maaari po ay bigyan naman natin sila ng time or attention. Unti-unti na po siyang nakikipaglaro. Ibig sabihin ay nanumbalik na ang kanyang sigla. Ito po yung first layer na natanggal sa part ng kanyang cornea. Pansin niyo po ang kanyang mata ay unti-unti na pong nakikita ang black o yung tinatawag na yung eyeball. Ayan yung unang layer na natanggal. Pansin niyo po ang kanyang mata na nagluha-luha dahil sa after na matanggal ang unang layer ng eyeball sa mata niya, ay unti-unti pong lumalabas ang mga residue galing sa likod ng kanyang eyeball sa kalagitnaan ng kanyang tenga at sa mata sa pagitan nito. Kaya napansin niyo po yung kahon ay may mga basa. Gawa po yan na tumutulo ang residue galing sa mata niya. Kaya pinupunasan ko po ito. Makikita niyo po ang kanyang kaloob-looban sa tenga ay may mga black. That means nandoon po naiipon sa pagitan nito ang infection at yung mga patay na dugo. Ito po yung natanggal sa mata niya nung pinunasan ko kanina. Ayan po. Ito po yung lahat, parang yun nga, natuklap yung unang layer. Talukap ng mata niya. Ito po yung sa tagal ng panahon na iniinda niya ang pamamaga sa mata. After 3 months, ito na po ang resulta, natanggal din sa wakas. So, pupunasan ko po siya. Halika, be! Halika, dali, punasan natin yung mata mo. Na, pakita natin sa kanila. O, ayan, o. Ayan, wala na yung pagtutubig sa kanyang mata. Tumulo na. Very good. Umimpis na yung kanyang pamamaga. Papa, o. Umimpis na, pero yung tenga niya ay patuloy ko pa rin patakan kasi oh, ayan, madumi. Madumi po yung mata, ang tenga niya. Ayan, papa, pahingi. Pahingi ng ano. Mamaya na lang, mamaya ko na lang panin. Thank you.
oras na naman para linisin ang tenga ni Coffee na kung saan naiipon ang mga patay na dugo. Ayan po ang mga natatanggal. Yung nilalagay ko po sa cotton buds, yung nilulublub ko sa cotton buds, ayan po yung malunggay na mayroong honey. Kaya ko po nilulublub ang cotton buds para po maiwasan yung matigas na part ng tips nito para hindi po tawag to masugatan ang loob ng tenga. Tenga niya, marami pa pong nakabara. Ayan. Ayan. Ganyan po ang ginagawa ko sa tuwing nililinis ko ang kanyang tenga. Binabasa ko muna ang cotton buds para mag-expand at pagpasok sa tenga hindi siya ma-irritate. Sa tenga mo, oh. Yan. Ayan po ang natanggal sa kanyang tenga. Ayan. Yan po ang dahilan kung bakit namamaga ang kanyang mata dahil sa pagkabara ng kanyang tenga. So kinakailangan po mga kakat lover na parating malinis bago patakan ng home remedies. Ayan po, oh. Okay. Ayan. Tapos, ito po yung sa kabila. Ayan, oh. Ayan po ang natatanggal ko sa loob ng tenga niya. Almost every day or every other day. Bali, dalawang araw ko nung hindi na linis. Kaya, ayan po ang nakukuha ko. Kahit papaano po ay nabawasan na yung irritable sa kanyang mata at sa inflammation sa kanyang mata. Severe. Oo, grabe po ang tinitiis ni Coffee. Namamaga po yung mata niya, sobrang pamamaga. Wala, no choice po ako kundi lapatan siya ng home remedies. Ayan po ang loob ng tenga niya. So, dinahandahan ko po yan para kahit papaano po ay hindi siya masasaktan. Oh, ayan po. Ayan po ang natanggal. Ayan. So, kung papayaan ko po ito na tumigas sa tenga niya, lalo lang hindi gagaling ang pamamaga sa kanyang mata. Ayan. Ayan po ang resulta ng paglilinis sa tenga ni Coffee. Halika, pamatak ginagamit. So, mayroon akong ginagamit na pamatak nito sa tenga niya.
Actually po mga cat lover ay sa tenga ko muna siya tinira ng pagpatak. At inayaan ko muna ng wag patakan ang mata niya para mag-concentrate ako dito sa tenga. Ayan po. So ganyan lang po ang ginagawa ko mga cat lover. Ayan, inaamoy niya yung kanya. Oh, teka muna, be. Saglit lang. Hindi pa tayo tapos. Ayan. Oh, galing ka. Magaan na ang pakiram. Oops! Ayan, tinakasan ako. Halika. No? Oh, ayan, oh. Yung nakuha sa kanya. Ha? Ah, kahapon mo pa kinuhanan? May nakuha? Talaga, sa tenga? Sa mata. Ah, okay, very good. Ayan po, mga cat lover, ang nakuha kong residue sa tenga ng aming kitten na matagal nang iniindang pamamaga sa kanyang mata na connected sa tenga. Dahil nung nirisitahan siya ng doktor, pampatak lang sa mata at hindi kasama ang tenga, eh lalong namaga, kaya nag-decide ako na tigilan muna at mag-proceed sa natural remedies. So ganun po ang ginagawa ko. Sinatsagaan ko po talaga yan na patakan ng natural remedies. Kaya unti-unti na po siyang naka-recover. Tingin ng tenga mo, be. Ayan, may konti pa. Tapos po, ang ginagawa ko dito, minamassage ko po yung kanyang gilid ng dito sa mata. Para kahit papano po ay unti-unting mabubuhay ang dugo. Nasa ako sa baso. Kinakailangan po mga cat lover na parating malinis ang tenga ng ating mga alaga. Hanggat maaari po ay hanapan po natin ito ng lunas kung wala man tayong pampavet ay gawa po tayo ng paraan yung mga home remedies na akma po sa kanilang iniindang sakit. Katulad nito. Yung sa kabilang tenga niya ay hindi po masyadong affected dahil hindi naman po nagkaroon ng pamamaga ang kanyang mata. So, dito lang po talaga sa kanang bahagi ng kanyang mata. Ibig sabihin po, yung pamamaga ng kanyang mata ay doon nagmula sa kalagitnaan ng tenga at ang mata nito. Sa likod ng kanyang mata ay nagkaroon na po ng pagkukulaps ng ugat na sanhi ng pagdurugo hanggang sa ito'y nanigas. Na kahit anong patak natin sa tenga ay hindi pa rin nababawasan, gawa nung sa internal nito ay grabe na ang paninigas ng dugo.
So, kinakailangan po ay matanggal ito hanggang sa unti-unting manumbalik ang normal na mata. Nung niresetahan po kasi siya sa doktor ng pampatak ay para lang po doon sa mata. So hindi po na kasama ang pagpatak sa tenga nung time na yon. Kung kaya nag-decide talaga ako na mag-concentrate sa kanyang tenga. Ito na po ang nangyari sa tenga ni Coffee after na malinis ko. Then after kong patakan at linisan ang remedies, tenga ni Coffee, papakita ko minamassage ko ito para unti-unti niya pong manumbalik at mabuhay. Kaso, ang irritable siya patay na dugo. Niisip niya patak na naman. Ito. Ayan. Ayan. Hindi, kailangan patakan ulit. Opo. Kailangan patakan ng tenga ni Kopkop. Sagad ba eh. Pakunin ko muna. Oh, ganyan. Ay, kasi mainit. Mama naman eh, mainit nga eh. Kasi natapat siya sa araw. Saglit lang. Saglit. Ay, gabi. Papatakan ko muna yung tenga mo. Dito sa side nito, kailangan ko siyang patakan. After na malinis ko yung tenga niya, kailangan mapatakan ko uli. Tiga muna, tiga. Teka muna, be. Dalawang patak po dapat. Teka. Uy. Mapatakan ang kanyang tenga ay kinakailangan ko po na i-massage ang kanyang gilid sa mata para kahit papano po ay mag-circulate ng maayos ang namumuong dugo dito. Mabuhay uli ang patay na dugo sa likod ng kanyang talukap. And yung tenga niya, kailangan i-massage ko rin para mabuhay ang dugo. Ayan. Okay na? Irritable na siya. Yan lang po muna mga ka-cat lover ang update ko kay Coffee. So hanggang sa muling video po. Maraming salamat po.